Bokeke, mga kababayan. Oh, si Bokeke, si Gurang. Oh, may Gurang na naman po na sumabat at nakialam dito sa West Bay sa ano. Sinabi, pinayuhan ba naman si Pangulong Bongbong Marcos na kausapin na lang daw ang China? Wala naman problema sa pag-uusap, pero tingnan nyo po yung kanyang katwiran. Panoorin natin to sabay-sabay, mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso, wala. O sige nga, gusto nyo ba talaga makipaggurguran sa China? Eh kung tatanungin mo ako, Bokeke, hindi ko rin gusto. Kasi maraming inosenteng madadamay. Ayan ha, ito, unang beginning niya. Gusto nyo daw ba na makipaggurguran daw tayo sa China? Eh ako hindi ko gusto, mga kababayan ko. Baka ikaw gusto mo. Gusto mo ba? You want to play? Tuloy. Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Ay, hindi naman tanga si Marcos Jr. para hindi niya pwedeng pag-usapan. Lahat daw ng bagay pwede naman daw pag-usapan. Totoo naman, pwede naman pag-usapan eh. Hindi naman tanga si Marcos Jr. Para hindi pag-usapan. Tuloy. Bakit nung panahon ni Duterte, nagkagera ba? Eh, hindi nagkagera, pero pinabayaan niya ang Pilipinas. Yun yun. Hindi na nagkagera, mga kababayan ko. Pinabayaan niya naman ang Pilipinas. O, sige, tuloy natin. Gusto niyo ba magiging Ukraine kayo? Maibala kayo sa kanyon? Eh, bakit? Paano magiging Ukraine? Ihahayaan ba ng Marcos administration na magkagera tayo? Hindi na makikipag... Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan ko, ha? Hindi makikipaggera ang China. Honestly, yan ang nakikita ko. Kasi pag ang gera na ipaggera ang China, malaking pondo mawawala sa kanila. Mga kapatid, lalo na ngayon, mga kababayan ko, nakaharap sa krisis ang China, makikipaggera. No, hindi sa panahon na to, makikipaggera ang China. Pero maybe, 5 years, 6 years from now, 10 years from now, sumiklab yan. Ako, nakikita ko, to be honest, mga kababayan ko, to be honest, mga kababayan ko, hindi ko nakikita makikipaggera ang China ngayon. Maybe 6 years, 10 years from now, pwedeng pumalag yan. Pero sa tingin ko, yung economy ng China babagsak eh. Kapag nakipaggera sila. Kaya ang gagawin na lang nila, hanggat malakas yung asset nila, Google Pay nila ng Google Pay ng Pilipinas. Gigipitin nila ng gigipitin ng Pilipinas. Yung mga resources nila na pwede pang pagtayuan ng base, gagawin na nila yun. Huwag lang tayong madikdik. Madikdik lang pala nila tayo. Pero gusto mo, Maharlika, kung gusto mo makipaggera, ikaw na lang tatapon namin ang China. Hindi, okay lang. No? Pucha, pakikinabangan ka dun. Gamitin mo yung bibig mo dun. Sige! Ay, ako, mananawagan na ako. Maharlika, Bukay, Gurang! Uy! Ikaw, Gurang, pwede ka na dun sa China. Oo! Ano ba? Huwag tayo maglokohan dito. Kung gusto mo lumaban, di ba? Gusto mo lumaban naman. Gusto mo, fighter ka naman eh. Gusto mo pakabayani, di ba? Pinagtatanggol mo pa taong bayan. Punta ka ng China, awahin mo sila dun. Di ba? O, sabi ni Tita Ami Campbell, si Chi Maharlika, pwede nang ibala daw sa China. Eh, andun na nga si Sapot, mga kababayan ko. Kasado na nga yung Benjing niya eh. Kita mo, si Sapot, mga kababayan ko. May kargada, may balls, mga kababayan ko. Matapang. Buti pa si Sapot eh. Di ba? May balls. Di ba? May balls si Sapot. Oh, ando sa China. Oh, binabanatan yung mga Pilipino. Ikaw naman, pwede ka naman din magpakabayani. Ikaw ibabala namin doon sa China. Oh, Mr. Ex-President Duterte, baka naman pwede niyo ipantapat sa China to. Bunga nga pa lang nito, fake news na. Mga kababayan ko, di ba? O, oh, yan, no, tignan mo. O, oh, time out. Boom. O, oh, pwede na yung bala sa China to. Tuloy. Gusto nyo ganyan? Wala na nga kayong pera, wala na nga pagkain. Mahal ba lang ng bigas? Gusto nyo pang makipagbangbang ba? Bakit? Bigas ba binibili na ng bala? Bakit? Kung sa pilosopong tanong, ang dahil mababasag at mababasag ko to. Bakit? Bigas ba binabala natin sa baril?
Mahal-mahal lang ang bigas sa Joker. Loko-loko to. Ano to? Batuhan ng kanin? Diba mga kababayan ko? Ano ba akala ni Maharlika? Mahal-mahal daw ng bigas? Mahal-mahal ng bigas. Alam mo naman ang rason kung bakit mahal ang bigas. Diba? Tanongin nyo kay Digong, paano magiging mura ang bigas? Diba? Alam niya yan. Tuloy. Oh, makipag-friendship dapat. Eh bakit yung mga nilayupak na yan, yung mga Chinese na yan, mga ano nila, mga Lipores nila? Oo, oh, baguhin. Dapat daw makipag-friendship daw tayo sa China. Alam nyo mga kababayan, ito ah. Ito. Ang Pilipinas, nakipag-usap na sa China. Hmm, nakita nyo diba mga kababayan ko? Nakipag-friendship ang Pilipinas sa China. Mga kababayan. Diba pinuntahan pa nga ni President Bongbong Marcos sa China, si President Xi Jinping. Sabi nga ni President Xi Jinping, mga kababayan ko, the Philippines is friends of China. According to the President, mga kababayan ko, alam mo, sa totoo lang, lawigan natin yung pananaw dito. No? Kung tutuusin, mga kababayan ko, ang sinusunod din ng China, yung kanilang constitution versus sa ating constitution. Yung constitution natin, anti-China, mga kababayan. Bakit ko nasabing constitution? Eh, ba't ba sumu... Eh, kahit sabihin ni Xi Jinping na, kaibigan natin ang Pilipinas, dapat hindi natin inaaway yan. Eh, bakit? Eh, sa, and according dun sa batas nila, mga kababayan ko, pag pumasok ka sa teritoryo, gamitan mo ng water cannon pag ayaw tumigil, ayaw lumala pag gustong tumuloy. Hindi, wala pa rin tayong magagawa. Kahit sabihin ni Xi Jinping, kaibigan natin ang Pilipinas, kaibigan nga natin ang China. Hindi naman natin kinakaaway ang China eh. Kung tutuusin eh. Hindi naman Pilipino at Chekwa ang magkaaway. Yung konstitusyon ng Pilipinas at konstitusyon ng China. Kasi according sa ating konstitusyon ng Pilipinas ng 1987, ang sabi mga kababayan ko, karapatan natin ay pagtanggol natin ni isa sa ating teritoryo, hindi natin pwede pabayaan. Di ba? Eh sa China, mga kababayan ko, ganun din ang ano nila. Kaya nagbabanggaan yung dalawa na yon. Kung lalawakan natin, so walang katotohanan na hindi po walang katotohanan sinasabi ni Bukeke dito na yung mga ipagkaibigan, kinaibigan ni Marcos Jr. yan. Kaso nga lang mga kababayan ko, President Bongbong Marcos is faithful sa kanyang tungkulin bilang presidente. Karapatan din ni Pangulong Bongbong Marcos na ipaglaban yung ating soberenya. Same with Xi Jinping, pinaglalaban din nila ang kanilang soberenya, mga kababayan ko. Inaangkin nila yung 10-10 line, tayo naman inaangkin natin yung ating teritoryo. Diba, mga kababayan ko? Ito si Claire, feeling first lady talaga. Totoo yan. Feeling talaga yan. Anong feeling? Nagpapaka first lady ka mo. Eh, imagine ninyo pag ito naging first lady. Kauna-una ang Bukeke na naging first lady. Walang credibility. Tuloy. Kinyo kayo kayo? Maibala kayo sa kanyon? Gusto nyo ganyan? Bakit? Kailan ba na ibala yung tao sa kanyon? Kailan ba naibala ang tao sa kanyon? Dami na lalaman nito. Tuloy. Wala na kayong pera, wala na kayong pagkain. Mahal-mahal lang ng bigas, gusto pang makipagbang-bang ba? Ang mahal na nga ng bigas. Bakit? sa baril ba, bigas ba yung nilalagay na bala? wala daw pera taong pra Pilipino. Marami pera, kahit mahirap may pera yan. No, batugan lang ang wala. Sobra ka naman makapang-alipusta sa taong ba sa Pilipino? Akala ko ba mahal mo taong bayan? 'Di ba pansinin niyo, kapatid? Gusto pa daw makipagbang-bang-bang-bang-bang. si Epelisa, jung-jung-jung-jung-jung. Ito naman bang-bang-bang-bang-bang. Bang 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 bang. Bagag, uy, bagag ka talaga. Tigil mo yung kaibangan mo. Tuloy. Oh, makipag-friendship dapat. Eh bakit yung mga nilayupak na yan, yung mga Chinese na yan, mga ano nila, mga Lipores nila, nagdinegosyo sa China? Oh, di naman yun ang usapin dito eh. Siyempre, meron tayo tinatawag dito, Bukeke, na foreign relationship.
Di ba? Yung mga Chinese friends nila, syempre mga ngalakal doon sa China 'yon dadalhin sa Pilipinas. Oh. Eh, ang style. Smuggling pa. Oh, tingnan mo, smuggling na no. Pero wala ka na naman sa lugar. Lutang ka na naman. Wala ka na naman ebidensyang maipapakitang smuggling. Wala ka na naman maipapakitang ebidensya na katibayan. Oy, abangan nyo mamaya yung pulburon, ha? Papakita ko sa inyo. Tapos kayo, gusto nyo makapag-yera? Oh my God. Oh my God. Milalaba ko pag... Kung ako katatanungin mo, ayoko ng gera. Kasi ako, tandaan ninyo, ako kaya ko. Kaya ko sumabay ng barilan sa mga yan. Hindi ako nagbibiro, kaya ko sumabay. May marksmanship ako natapos. No, kaya ko sumabay. Pero ang tanong ko dito, yung mga pamangking ko, mga kapitbahay ko, yung mga matatanda dito sa amin, yung mga bata dito sa new generation, sa tingin nyo ba mga kababayan, makakasahakpan ng baril yun? Hindi, mga kababayan ko. Maraming madadamay na inosenteng tao. Diba? Maraming madadamay. Yan ang totoo doon. Ito naman si First Lady Boqueque, oh. Dami na namang itcha-churrot nito, eh. Are you out of your mind, darling? Are you out of your mind, darling? Ay, hindi kita darling, ha? Kumalma ka. Hindi kita papatulan. Tuloy. Anong gusto nyo gawin natin? Eh, anong gusto nyo gawin natin? Pumunta ka ng China, ikaw ang maipag-iaway doon. anong gusto nyo gawin natin? Ibabala ka namin doon. Total naman, ibinabala sa kanyo ng tao, sabi mo, di ba? Ikaw na lang ang pumunta doon. Umpisahan mo na ngayon. Dilihan mo, First Lady Boqueque. Oh. Gusto nyo makapag-yera? Oh my God. Are you out of your mind, darling? Anong gusto nyo gawin natin? Ikaw na nga lang ibabala namin doon. Yun ang gusto namin gawin. Alam nyo, yung mga video-video, you know? Mga video-video na mandumalapas dyan, iba dyan fabricated. Oh, bakit yung pulburo mo fabricated din? Fabricated din daw yung mga lumalabas na video. O, so ikaw lang ang tama. Sinungaling yung media, ganon. So sinungaling yung media, ikaw lang ang tama. Ang galing. Tuloy. Hindi ka pa rin nakapag-away kahit kanino. Gago ka ba? Ay, lintik kang patotot ka. Hindi ka pwede makipag-away. Natural. Meron niyang foreign policy. Meron niyang tinusunod na international law, mga kababayan ko. Meron tayong gagawin. Hindi tayo nag-ipag-away. Ikaw lang nag-i-insist na ikipag-away tayo, eh. Pero pag nag-ipag-away tayo, request ko, Maharlika, ikaw ang unang, unang bumala sa China, di ba? Total naman, alpapatotot ka naman, eh. Alpapatotot sa Mexicano, nagpatotot. Ano ba nasasabi ko dito? Diyos ko naman! Tuloy. Pakipag-away ka sa China? So, pero pupulutin. Sige nga. Gusto nyo ba magkipag-away? Oh, ikaw na lang. Total naman, mataray ka eh. Muna kang may damay. Nakabwisit eh. Yung narating kasing sinasaksak sa inyo na maging matapang ipagtanggol natin ang ating bayan. O, di ba't sinabi mo naman ipagtanggol natin ang ating bayan? Tartado ito po tayo ito. Yung patawa mo ako, ha? Loko-loko to. Alpapatotot ka talaga, eh, no? Di ba sinasabi mo sa vlog mo? Maging matapang kayo, mga Pilipino! Mag-speak up day! Lumabang kayo! Lumalaban yung mga Pilipino, tas kabig ka ng ganyan. Eh, naku, kumidyante to. Tuloy. Sa mga naka-api, sinaka-api sa inyo? Ayun, no? China ba? China, oy, ito na. Ito na, nagalit na. China daw ba nangaapi sa atin? Hindi. Ano nangaapi sa inyo? Presidente ng buwang? Hindi pala China ang kalaban. Si PBBM pala daw ang kalaban. Diyos ko. Oh, sige, mahalin natin ang China. Shukran. Ganun, no? Mahalin natin ang China. Shukran. Si Bibi, si Marcos Jr. naman pala ang totoong kalaban, sabi ni Boqueque, tuloy. Ang nangapi sa inyo yung kidnapper na si Lisa. Ala, kidnapper!
ang mga kongresista na ang pera ninyo napupunta dapat sa livelihood program para sa mga proyekto napupunta sa mga jutang dinina nila. Sino? Abisay do China? Para napunta sa usapin China ang Congress, Senate, tsaka ano, sino? Ano? Ko naman, no. Nabuang na jud. Uy! Paano nangyari yun? Tuloy. Siya nagbayad, yan, asawa ni Tambalusos, nag-iikot sa mga probinsya. Inuuto yung mga lolo't lola ninyo. Buang ka talaga. Wala lumang kinalaman yung mga pangyayas. Sabi mo, my goodness. Sabi ni Tita Amyo, mahalin natin ang China. Shukran. Ay, nako. Diyos ko. Masakit ulo ko sa inyo. Nagbigay ng mga ayuda kapalit ng mga pera mapibato ko nung kabudyotahan. Ngayon nyo mga kababayan ko, ang kalaban daw ng Chan, tunay daw kalaban daw ng taong bayan. Ang galing talaga magsingit. Magtahi-tahi. Tuloy. China ba ang kapi sa inyo? Oo, China. Anong ginagawa nung mga PCG? Nung binomba nila? Nung diba, nakita nyo, sugatan pa yung tatlong sundalo natin. Hindi ba pang-aapi tawag dun? Ay hindi, mga kababayan ko. Si Marcos Jr. nang basa dun sa mga sundalo, mga kababayan. Diba? Si Marcos Jr. yun ang basa dun. Yun ang gusto niyang ibig sabihin, mga kababayan. Diba? Ang galing. Mahalin natin ang China. Shukran. Tuloy. Gusto ba ng China na jug-jugin kayo dyan? Oo, eh binasa nga na. Tinuluyan niya nga yung mga tao natin. Oo. Oh, kung gusto na makapag-jug-jugan, sabi ko nga, si Marcos, yung tatlong anak niya ang ihilera na dyan. Eh ano ba kinalaman ng tatlong anak ni Marcos Junior dyan sa problema mo? Ba't pinag-iinitan mo, di ba? Ganyan ka ba? Tita Ami Campbell, Maharlika is not blind. Hindi po bulag yan. Nagtatanga-tangahan po siya talaga, literal. Kung matino ang presidente ninyo, makipag-usap. Yan ang pinangako ni Marcos Jr. na hindi tayo dapat makipag-away. Hindi na sa China, kundi sa iba't ibang kahit kaninong bansa. Correct naman. Hindi naman tayo nakikipag-away. Eh. Tayo nga inaaway. Anong gagawin natin kung tayo ang inaaway? Kailangan ba tayo makipag-away sa kanila? Hindi tayo nangyipag-away. Tayo, ginagiit lang natin yung karapatan natin. Sila naman, ginigiit din yung karapatan nila. Hindi naman tayo nangyipag-away. Like I said, mga kababayan ko, yung constitution natin, na constitution ng China, nakikipag-away sa isa't isa. Malawak tong usapin na to, mga kababayan ko. Kailangan na matindi-tinding kasunduan. Oh, eto mga kababayan ko. Ayan, totoo dun. Mga kapatid, yan para malaman nyo ha. Kasi, eto, katulad nito, ginigiit ng China yung karapatan nila. Tayo rin namang ginigiit natin yung karapatan natin. Gusto ko pakita sa inyo to mga kababayan ko ha. Sikreto to eh, pero nalalaman eh. Tignan nyo to mga kapatid, may papakita ako sa inyo. Oh, gusto na makapagjugjugan, sabi ko nga, si Marcos, yung tatlong anak niya ang ihilera na dyan. Kung matino ang presidente ninyo, makipag-usap. Yan ang pinangako ni Marcos Jr. na hindi tayo dapat makipag-away. Hindi tayo nakikipag-away, pero naghahanda tayo. Ina sa China, kundi sa iba't ibang kahit kaninong bansa. Ito, mga kababayan ko. Tingnan nyo to. Bakit ang Pilipinas naghahanda ngayon? To be honest, mga kababayan ko, hindi tayo nakikipag-away. Pero tandaan nyo, marami rin ginawa si Duterte na nagre-reflect din ngayon. And right now, mga kababayan ko, pinakikinabangan natin. Ito yan, mga kababayan ko. Papakita ko sa inyo. Nakikita nyo yung mga nakatype na yan? Mga kapatid? Nakikita nyo yan? Mga kababayan ko, mga tangke po yan. Andi dito na po sa Pilipinas. Eh no? Mga tangke yan, mga kababayan ko. Mga bagong tangke dito sa Pilipinas. Imagine ninyo, mga kababayan ko, naghahanda po tayo sa gera. Noon pa. Noon pa po, mga kababayan ko. Because President Duterte knows what happened sa ating bansa if magkagipitan na. Kaya nga mga kababayan ko, umorder na nga po na umorder ng sandamakmak na tangke. Para kung sakali, mga kababayan ko, na hindi man siya makaupo, handa na po ang Pilipinas. Magpasalamat pa rin kayo kay Duterte. Bakit? Maraming inorder eh, oh. Tingnan nyo. Ngayon lang diniliber yan. Ganyang karaming tangke.
ang dumating ngayon sa atin. Can you imagine, mga kababayan ko? Ito totoo to. Hindi ako nagbibiro. Yung mga tanke na yan, Duterte administration ang bumili niyan. Ngayon lang dumating, from Israel yan. Oh. Imagine that, mga kababayan ko. Meron pa rin nagawa ang Duterte. Pinrefer pa rin niya tayo mga Pilipino sa gera. Kaya kung sino naghahamon ng gera, tandaan nyo, yung gentleman agreement na yan, dirty tactics Duterte, kailangan mo lang intindihin. Wala kasing translator eh. Kung tutuusin. Oh, ayan oh. Dami oh. Kita nyo mga modern yan. Ganyan karami in order natin. Imagine nyo. Ito pa pinakamasarap pakinggan. Pero ito yung ginawa ng Marcos administration. No? Ito naman yung ginawa ng Marcos administration. Papakita ako sa inyo. Para makita nyo po mga kababayan ko. Sandamakmak talaga na tangke yan. Wala talaga akong ipapakita kundi yan. Ito mga kababayan ko, panoorin nyo to ng mabuti. Mga kababayan ko. Because, hindi alam to ng tao eh. Hindi alam ng tao to. Mga kababayan ko, hindi alam ng tao to. At ngayon nyo lang malalaman ito. Na meron na tayo sa Pilipinas at nakadeploy ito. Saan mga kababayan ko? Sa Norte. Opo, tama po kayo na narinig sa Norte. Mga kababayan ko. Isa sa Apari. Isa sa Santa Ana. At meron din po tayo sa Ilocos. Tingnan nyo mabuti mga kababayan ko. Tingnan nyo po mabuti ha. Ano po yung nakikita ninyo mga kababayan ko? Literally mga kapatid, tingnan nyo. Nakikita nyo ba yan mga kababayan ko? Maihahalin tulad mo to sa isang Iron Dome. But mga kababayan ko, ang kinikary po nito ay missile. Correction lang po, hindi pa po ito Iron Dome. This is a heavy missile mga kababayan. Imagine nyo yan. Ganyan nagpe-prepare ang Pilipinas. Silently mga kababayan ko. Silently. Silent sila. Hindi nila pinapakita. Can you imagine yan? Ganong katindi ang pine-prepare ngayon nila. Diba? Ganong katindi mga kababayan ko. Kaya dapat malaman ng taong bayan to. Kaya kilabutan talaga ang tao nito kasi pag nalaman nila na ang Marcos administration hindi nagpapabaya, hindi ano, hindi nag, hindi, yan yung, yes, galing India, correct? Hindi nagpapabaya ang Marcos administration. Gumagawa't gumagawa ng paraan ng Marcos administration para tahimik tayong makakilos, hindi tayo mabulilyaso. Tama yung sinabi noon. Huwag natin ipakita yung asset natin para bakit? Gulatin na lang natin sila, meron tayo. Mangalin, walang binabayad sa amin dito. May piso, wala.